At bilang paghahanda sa mga sakuna gaya ng superbagyo, balak magtayo ng matitibay na dome house sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. Gawa ang mga ito sa semento at lava stone, kaya matitibay ang istruktura. Ibandila mo, Dina Diestro. Tirahang hindi matitibag kahit umano ng superbagyo, lindol o sunog. Ito ang mga monolithic dome house na balak itayo dito sa 3 hektaryang lupain ng Barangay San Pedro, Dapitan City sa Zamboanga del Norte. Bilang paghahanda sa mga posibleng kalamidad, higit 200 monolithic dome houses ang itatayo para sa higit 200 residente na ililipat dito. Tabing dagat kasi ang bahagi ng lugar, kaya mapanganib sa malakas na bagyo at storm surge. Kahawig ito ng iglo, pero hindi mainit dahil may mga bintana at ang istruktura mismo ay medyo nakaangat sa lupa. Hindi rin ito basta-bastang nasusunog. Sabi ng engineer nito na si Michael Scott, gawa sa simento na may halong lava stone ang kabuuan ng bahay, kaya matibay ang istruktura. Nataon ang proyekto lalo't maaapektuhan din ang mga residente ng port expansion at road widening ng lungsod. And we moved all the settlers. We wanted to move them to one area. So lahat ng mga residents would have one area. Ito po yung mga bahay na itatayo for them. Wala yung problema kay huwag gamitin dyan sa gobyerno. Suportado naman ng mga residente ang proyekto dahil makabubuti raw ito para sa kanila. Inaasahang dadayuhin ang lugar, kaya magpapatayo din doon ng boardwalk. May itatayo ring outdoor mall para mabigyan ng trabaho ang mga residenteng ililipat dito. Hinihintay na lang na aprobahan ang pondo mula sa National Housing Authority para magsimula na ang pagtayo ng mga dome houses na nagkakahalaga ng 290,000 pesos bawat unit. Dina Gestro, ABS-CBN News, Dapitan City.